bigay pinanganak, may plano na, may binibigyan na kaming tulong hanggang sa mag-aral, hanggang po sa kamatayan. Kasi noong nangangampanya po ako, nakita ko yung hirap ng buhay ng ating mamamayan. Sa pag-house to house, makikita mo doon na halos noodles na lang po kinakain ng ating mga kababayan. Ayan, nabigay po kami ng programa. Kampanya pa lang, may 4 piece na po ako sinasabi. Na hanggang sa naupo ako, yung 4 piece na yon ay tinupad ko po sa ating mga kababayan. Sabi nga, walk the talk. Yun po yung ginawa namin. Kung ano po yung pinangako, yun po ay aking tinupad. Mahirap bang gawin? Sa totoo lang mga kaibigan, napakahirap maging isang politiko. Sakripisyo sa pamilya. Sakripisyo po lahat. Pero ako po ay hindi galing sa malaking pamilya. Lalong hindi galing sa isang mayaman na pamilya. Biniyayaan ko ako ng Diyos na ako ay bagmayor ni sa panaginip ni hindi ko man po plinano. Yun po ay dumating yung pagkakataon na yan. At yun po ngayon ay aking ginagawa sa abot ng aking makakaya. Tatlong E yung sinasabi po nila. Yun po ay advice ng aking asawa. Hindi po Engineer Eloy Eklar. Efficiency, effectiveness leads to excellence. Yun po ang lagi kong nilalagay sa utak ko. Dapat po laging lagi tayong totoo sa ating ginagawa. True words are not always sweet, kaya nga. Sweet words are not always true. Whatever words you say, actions will always tell the truth. Puro po tayo guha kung ano po yung dapat mo sinasabi, yun po dapat mong ginagawa. Napakahirap, pero pag ini-enjoy mo yung trabaho, yun po ay makikita ng ating mga kababayan. Sa kasamahan ko nandito, alam ko yung challenge sa atin. Dapat magsilbi tayo, hindi lang matino, kundi magsilbi rin tayo na mahusay. Utang natin sa ating mga kababayan. Utang natin sa ating mga bata. Utang natin sa ating mga apo. Sagot po natin ang kanilang binabukasan. Kaya dapat gawin po natin ang tama at ipakita sa kanila ng Pilipinas na ang Gerona na ang Tarlac ay may magandang kinabukasan. Tulungan niyo po kami, kayong mga nasa media. Alam ko kayo'y magsasabi kung ano yung totoong nangyayari sa ating probinsya. Sana maging open po tayo, maging parehas sa lahat. Yun po lagi kong challenge sa mga taga-media na nagpupunta po sa akin. Mag-report po ng tama para nalalaman ng mga ibang tao kung ano yung tunay na nangyayari sa ating bayan, lalong-lalo na po sa bayan at bansa Pilipinas. Sabi nga kanina ni Kuya, onwards to the regime of secured press freedom. Sino ho ba ang ayaw sa press freedom? Maski po dito sa munisipyo, kami po ay na-express na sarili ho namin kung ano po yung nararamdaman, wala po nagbabawal po sa amin. Dahil dun mo lang mapapakita ang tunay na pagsisilbi kung wala pong nagsasabi sa'yo na ito lang yung sabihin mo. Challenge po sa atin lahat na makapagsilbi ng tapat. Hindi lang po kami mga elected, mas lalo po kayo na nandyan po sa nakapaligid na nagsasabi dapat sa amin kung ano po dapat namin gawin. Open po kami, lalo po ako, open po ako sa advices at kritisismo. Tinatanggap ko po lahat yan. Lagi ko po nagsinasabi sa mga tao ng Gerona, hindi ko magagawa ito kung hindi po niyo ako tutulungan. Hindi ko kayang gawin ito kung hindi po niyo ako pupunahin. Bawat po nang gagawin niyo sa akin, yan ay tulong sa akin para magawa ko ang aking sinumpaan. Sinumpaan na magsisilbi ng tapat sa aking mga kababayan. Sana po mamasyal kayo sa Gerona ngayon at makikita po nyo yung tunay na pagbabago. Pagbabago na mula sa puso, hindi lang po sa mga nanunungkulan, kundi sa aming mga pinaglilingkuran ng mga taga-Gerona. Sa inyo po lahat, maraming salamat, isang malaking karangalan
na ako po ay bigyan nyo ng ganitong award. Hindi ko po makakalimutan. Dahil 17 towns and 1 city, ako po yung napili nyo bilang outstanding mayor of Tarlac Province. Thank you very much and God bless all.